Dala kang card mo. Hi. Okay, right? Snow, snow. The next day. Good morning, guys. Today is October 21, 2020. Wednesday na and 9 o'clock na ng umaga. So si Daddy, inahatid niya na si Eli. Day off ngayon si Daddy, so pupunta kami ng mall kasi bibila namin siya ng iba pa niyang kailangan na pang winter. Kasi sobrang na-stress ako noong Tuesday, wala siyang magamit na pang winter na damit. Eh usually pag Tuesday, lumalabas sila, namamasyal sila sa labas. So yun, buti na lang that day nag-snow, tapos at the same time, umuulan din. So, sobrang hindi good idea na lumabas sila. So, sabi sa akin ng staff doon, tinanong ko, hindi daw sila lalabas. So, yun, buti na lang. So, sabi ko kay Daddy, kailangan na talaga namin bumili ng mga pang-winter talaga ni Eli. Kasi, yun nga, yung nandito na pang-winter niya, yung regalo sa kanya ni Mamita, eh, sobrang laki pala sa kanya. Kasi pang 4 to 5 years old pala yun. Akala ko pang 3 years old. Eh, ang ginagamit ni Eli, although 2 years old pa lang siya and 5 months, ang ginagamit niya is pang 3 to 4 years old. Depende sa size. Eh, yung nandito, sobrang laki pa sa kanya. Kaya, pero pinadala ko pa rin kahapon kasi baka akala ko nga lalabas sila. So yun, good thing na lang. Yan. Kaya ngayon sabi ko kay Daddy, mamili na kami. Kasi ang hirap, kawawa. Ayoko nga sana papasukin si Eli nung kahapon. Kasi nga wala siyang pang winter. Eh, kawawa naman yung bata kung lalabas sila. Tapos ganun, na wala siyang yung proper na damit. Baka magkasakit. Ayan, so magbe-breakfast muna kami ni Daddy, tapos, and magluluto pala muna ako ng ginisang munggo bago kami lumabas. Tapos si Daddy magprito daw siya ng chicken. Kasi para pagdating namin, hindi na kami ma-stress sa pagluluto. And mag-lunch muna siguro din kami dito sa bahay. So yun guys, mamaya na lang ulit. Hello again guys, so pupunta na kami sa mall, tapon muna ng basura si Daddy, tapos diretso na kami sa bus stop, papunta sa mall. Dito na kami guys sa mall. Sobrang daming choices guys. Hindi namin alam kung anong pipiliin namin. Two hours later. Sobrang pagi oh. Grabe. Kinakita yung guys. Diyos ko, dugit-dugit mo. Ano pa kaya itsura mo? Nasanay ka na, binablog kita.
sobrang pagi. Eli! Hello! Hi, you say? Ano yung hawak mo? Hello guys, ano yung hawak mo? What's that? What's that? Hot dog. Hot dog. Huh? Dugyat? So, ganyan kahirap magsundo kay Eli. Kailangan pakalas-kalasin yung stroller. Ayan, ang stroller na 6 kilos. Bababa. Bababa sa bodega. Hindi kasi pwede maglagay dito sa may daanan, sa may main door. Kasi pag nagkaroon na sunog, kailangan free yung daan. Kaya yan, paso. Eli, come here. Wow, napagod na. Umupo na. Tasayin niyo pa yung isang stroller ni Eli. Kapag ka winter na, hindi na rin yan pwede. Kasi pang travel lang yun. Kami lang ang naglalagay ng stroller dito. Yung iba, dito sila naglalagay o kaya doon. Pero bawal talaga maglagay dyan. Dyan, bawal talaga dyan maglagay. Let's go, Eli! Buti na lang, marunong na ako maghihat ng hagi dito. You hold, anak. There you go, upstairs. Mahirap ako na, hindi ka nakapit eh. Ayan, ligo. Ayo ligo. Grabe, hingil ko. So yun guys, yung kabalik lang namin galing sa pamimili ng gamit ni Eli. Sarado ko na itong door sa veranda kasi nagpahangin kami ng bahay. Ayan. Tigo na si Eli at si Daddy. yung mga pinabili namin na gamit. So, ayusan ko ng merienda si Eli. Yan. Sobrang foggy, guys. Grabe. Sobrang foggy sa labas. Very good si Eli. Naubos niya yung halos yung spaghetti. Tsaka yung kanyang fruits. Tapos wala din yung kanyang banana. Tsaka yung kanyang yogurt. So, yan. Almost naubos niya yung kanyang baon. Good job. And, tas eto yung ulam namin. Kaninang lunch. And, nagluto ako ng ginisang munggo kasi bago kami umalis ni Daddy. So, yan. Pati yung chicken na prito, niluto din ni Daddy kanina. Yan, so, meron na kami. Yan, so meron na kami dinner, hindi na kami magluluto. Grabe yung pagod ko. Sobra.